Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, bago tayo tumungo sa ating main vlog mga kamay, meron lang akong didiscuss at magre-react lang din tayo sa isang ano, meron akong kinuwang ano, video clip dun sa upload ni By Jopper. At dito muna tayo tumungo mga kamay. Kasi meron nagtatanong sa akin mga kamay yung ano, kung ano daw yung ano, mid-roll. So, yung mid-roll po mga kamay is ganito mga kamay. Yan po. So, pwede siyang auto-default or pwede po kayong maglagay mismo. So, mangyayari lang po yan mga kamay pag once meron kayong video upload na more than 8 minutes. So, magkaroon pong mid-roll. Pag less than 8 minutes po, hindi po kayo makapaglagay ng ganyan or wala pong ilalagay si YouTube na ganyang ano, ad breaks ang tinatawag mid-roll. So, parang sa para yan sa ano, tara sa commercial na dyan ilalapag yung ano, yung magiging ano, ads or commercial sa inyong vlog. So, yun po mga kamay. So, kung paano gawin yan, i-message nyo lang po ako kung hindi po kayo marunong. So, anyways, ito pa mga kamay kanina, tumawag sa akin si, ano, si Kasilong kasi parang nag-reset yung, ano, yung membership niya at tinurong ko siya mag-setup at same time mga kamay. May napansin ako sa kanya. Pati yung, ano, nyo, yung sa watch page ads, ibig sabihin yung sa ano yun mga kamay, sa monetization. So, sa commercial, sa video content, parang nag-reset din. So, ano, tinuruan ko siya ulit mag-active. Nag-active siya, pero alam nyo mga kamay, tulad din yan, papakita ko sa inyo, yung ways to earn mga kamay, dapat lahat yan nag-active. Tapos, ang nasa ilalim po yan, dapat lahat po view. So, ang sa scenario kasi ni Kasilong is may nakalagay siyang finish setup. Tapos, ano, parang get started. So, dapat hindi po ganun mga kamay. So nagkaroon parang glitch. So ako tinulungan si ano si Kasilong, so na-activate ulit at sinilip ko siya mamay sa channel ko. At hindi ko na video mamay. Ganun din sa akin mamay. Yung watch page ads ko na ano din na parang finish the top. So nagparang nagkaroon ng glitch kasi dito sa ano sa monetization sa earnings or sa earnings mamay. Nakalagay doon finish setup. Tapos pag tinignan mo yung, ano, yung content mo, nakadalar set naman na green. Pero, mas maganda na mga kamay na i-refresh na lang i-finish yung setup para this walang pagbig mga kamay. Kasi once na pinabayaan po yun, malamang sa mga wala pong ano dyan, yung back pay sa, ano, sa revenue sa ads po. Okay. Hindi po kayo mababayaran. Kumbaga, abutin kayo ng siyam-syam kung irereklamo nyo. Kasi sasabihin ng, ano, ng system o ng support working as intended mga kamay. So hindi niyo na mahahabol. So kaya kinontak ko si ano si Baring Gautoy pati si Jopper tapos yung ano yun nga yung iba na silipin mga kamay para tis ano i-check nila. At mahalaga po yung mga kamay na i-check nyo from time to time yung monetization kasi mahirap na mga kamay lalo lang pag kumikita ko ng maayos o maganda sa vlog. Tapos yung pala wala palang ano lumalabas na ano may lumalabas na commercial pero yung pala aming bayad mapupunta sa YouTube hindi pala sa inyo. So yun po kaya from time to time silipin nyo po kasi kanina ako nag live stream meron siya tapos ngayon nagkaganon mga kamay. So hindi ko alam kung ano nangyari kung nangyari ba sa iba pero sa iba naman hindi kinajapper hindi naman daw. So tsaka kinakautoy okay naman siya. So sa akin nangyari kay Kasilong nangyari. So baka sa inyo nangyari sa mga content creators sa monetize. So silipin nyo po mga kamay sa lahat ng nanonood sa atin para at least ma-refresh nyo po mga kamay. So anyways mga kamay meron akong insert na ano nito dito na vlog kanina napanood ko yung ano yung call out ni By Jopper sa 1.6 o 1.5 million subscribers ni ano ni Kiefer. So natawa lang ang mga kamay kasi napaka ano katuwa lang ba. So panoorin muna natin mga kamay. 1.6 million ang subscribers yeah. Dito rin. Oo, baka sakali. Mga wala kayong kwenta! Ang lupit ng kulat mga kamay. Parang nabasan. Asan na yung mga nag-subscribe kay Kiefer Bros? 1.6 million kayo? Mga wala kayong kwenta! Magagalit ko sa akin yan. Bakit? Supportahan niyo yung sinasubscribe niyo. May challenge eh. Kadalasan yan, mga Sword Family man anan dyan. Huh? Nasaan yung mga subscribers ni Kiefer Bros? Mga wala kayo kwenta! So yun mga kamay. Yan mga kamay, baka seryosohin ang iba. Hindi po yan ano, hindi po yan lang. Katuwa lang po yan. Kumbaga yung competition nila kasi ngayon is friendly competition.
So yung ano talaga ang target nila, ang challenge is sila mismo kung ano kung may hit nila 10k. Tapos dun sa mayroon nagsasabi na ano pinagkakita lang yung challenge. Totoo yung mamay. Talagang kikita talaga sila diyan kasi monetize nga mamay. Sa totoo lang. So monetize, ang mahirap yun. Kung hindi ka monetize, nagbo-vlog ka, eh wala talagang kita yun. So what for? So kumbaga, ito naman is ano, kumbaga self-challenge kung tutuusin. So ginawa lang siyang competition na may merong for example na ka-challenge para ma-fire up mamay yung ano, yung discarding nila sa pag-vlog, pag-create ng content kung sino ba talaga ano magaling ang discarte tsaka maayos mag-vlog mamay at kung sino bang papanoorin. So dito kasi mamay is benta talaga si Ibay Jabay kasi nga sabi niya community niya to, pero syempre hindi naman papauli dyan sina ano, sina Kapanali tsaka si Keeper, lalong si Keeper mamay kasi nga 1 million subscribers. So nabanggit ko na dito mamay na si Keeper mamay kahit man lang ano sabihin natin na 10%. So 10% ng 1.5, that's 150. O kalahati na mamay, 75,000, 5% mamay. Pag yun na nabuhay mamay, sigurado yun. Abot na abot niya yung, ano, yung 333 sa, ano, sa isang araw. So magdalawang vlog lang siya, sapul na po yun. Pag solid po yun ang 75,000 nanood, ha? So yun po siya mamay. Kaya hindi po biro mamay yung subscribers count niya pag once na ano yan, na-activate or na-active mamay. So mayroon pa dito sinabi si Bajape mamay, iyan na lang natin, i-move forward na lang natin mamay. Ayan, panoorin natin. Hindi pa alam, ang channel ni Keeper Bros mga kasuward ay na, medyo na-restricted. Medyo, nag-warning eh. Dahil sa mga para, baka may shadow ban o may mga ganun. Ah, kaya siguro hindi nakakarating sa lahat. Hindi nagpa-pop up, hindi nag-notify. So kung ikaw ay supporters ni Keeper Bros, kailangan mong puntahan yung kanyang channel mismo para makita mo kung may bagong upload. Kung hindi mo gagawin yun, wala. Ah. So yung hindi mag-notify, akala na wala pang upload si Keeper. Tama. Pero kung totoo si, marami talagang nag-aabang, maraming supporters si Keeper. Tama. Nagkaroon lang ng problema yung kanyang channel. Pero kung puntahan nyo mismo ang channel, excited yung Keeper Bros, may bagong upload yun. Punta kayo sa video, mapaparoon yung mga bagong upload. So yun mga may, yun may nabagay din si Bajaper na yun nga, may restriction pala. Ano may warning. So yung warning naman yun mamay, mawawala yun dun sa taas sa ano niya sa dashboard, pero kumbaga kahit mawala yun mamay, may ano na may parang next time around hindi na siya bibigyan ng warning ng ano YouTube. So ang kasunod po nun is either ano strike or ano or termination ng YouTube account mamay. Kaya mag-iingat si Keeper sa mga ano ginagawa niyang ano upload kasi doon lang naman yan na bibigay ng mga ganun mga warning or ng restriction mamay. So siguro sa mga content na gagawin niya, so ingat na lang, dapat ano advertiser friendly, tsaka dapat nasa ano ka, nasa nagka-follow ka ng ano ng policy and guidelines. So magbasa na lang po kayo sa mga ano sa mga guidelines kasi medyo ano madami 'yun at mahirap pa kasi mamay gawa ng ano English din eh. So may mga jargon words dun na mahirap intindihin mamay. So gagawin natin. Ako ginagawa ko is pupunta ako sa Google, i-search yung word na yun para maintindihan ko anong meaning yun. So yun na lang pong ginagawa ko. Yun ang may bibigay ko na tip sa inyo. Kasi hindi siya daily ano, parang hindi siya daily word na ginagamit po natin sa pang-araw-araw ba. Kasi tulad dito sa Pilipinas, puro tayo Tagalog, Bicol, or anong natin, language. Hindi siya madalas ginagamit yung foreign language na English. So much better na may internet naman. So doon lang tayo mag-focus. So anyways mamay, yun lang ang reaction video. Tapos dadako na tayo mamay dito sa pag-uusapan talaga natin mamay regarding sa ano sa tatlo sa Jackie Lou ano yung revenue challenge sa $10,000. So ngayon papakita ko sa inyo yung details as of ano September 4. So magana tayo mag-pipis tayo sa ranking, which is ang details mamay mapapanood niyo po diyan sa screen natin. So pisahin muna natin dito yung Jackie Lou revenue challenge mamay $10,000. So nagano ako nag-assess ako mamay ng ano RPM 3.2 yung ano RPM niya per ano 1k views. Hindi na dapat sila buhaba doon kasi pag buhaba sila hindi nila ma-hit yung ano yung 10k. So ngayon $333.33 dapat per day ang makuha nila. So umpisa natin kay Keeper Official Vlog. So 1.59 million subscribers.
At medyo ano, yun nga sabi ni Beja, pero tulog pa. So, eto si Keeper Mamay, kung makikita nyo dyan sa, ano, sa screen, yung details. Nakakasampu na po yun ang vlog. So, yung ano, September 1 niya, nakadalawa po siya. So, na vlog. Ang views count nyo, 14,000. Nag-accumulate po ito mga kamay, day by day. Kasi meron pang nanonood sa kanya. Pati yung revenue, so na ina-update natin. So, yung first time natin na pag-update sa kanya, iba pong revenue nun, ngayon na nag-accumulate po, nalagdagdagan. So, nakawa siyang estimated revenue dun sa una ng 44.80. Sa pangalawa, ganun din, 44.80. So, total estimated niya, $89.60 dun sa estimation natin. By the views, kasi pure vlogs po ito mga kamay, walang perks. Yung actual revenue niya sa day 1, $66. So, malayo po siya sa 333. So, kailangan niyo buhawi. On the second day, mamay, nag-upload po siya ng 4. So, kabilang na po doon, mamay, yung, ano, yung binanggit ko na, ano, na madaling araw po nag-upload siya. Mga alauna siguro. Basta past 12 yun, mamay, nung nagising ako. So, nakita ko nag-upload siya. Grabe, di ba? Ang sipag. Siya pong pinakamasipag dito sa tatlo. So, yung unang vlog nito sa September 2, 9.6 ang, ano, ang views count. Yung pangalawa, 15,000 views. Yung pangatlo, 7,500. At yung pangapat, 10,000 views. So, mabababa po kung i-compare nyo or i-ano nyo, i-percentage nyo sa, ano, sa 1.5. Mas sobrang layo po, mamay. So, ang estimated revenue niya doon, yung una is $30.72. Yung pangalawa, $48. Pangatlo, $24. Pangapat is $32. So, pag sinamap nyo yung apat na vlog, ang total estimated revenue niya within that day sa September 2 is $134.72. So baka mamaya pag update ni Pangit sa dito, baka ito yung makuha niya. So hindi, more or less mamay. At may dagdag pa dun sa first day na ano na vlog niya kasi meron pa nanonood eh. So ngayon September 3, naka-apat din po siya. Mamay. Apat, September 3. Hindi pa lang ngayon, September 4 na pa ngayon. So September 3 kahapon, apat din. So yung unang ano vlog niya 11,000 views, pangalawa 36,000 views. Itong pinakamalaki na views mamay sa buong pagbo-vlog niya sa 10, 36,000 views. So, pangatlo 10,000 views. Yung pang-apat is 26,000 views. So pangalawa 'tong pinakamalaki. So apat din na vlog si Keeper kahapon. So ngayon, pag kinuha natin estimated revenue niya, yung unang vlog niya ng September 3 $35.20, yung pangalawa $115.20. So, laki. Pangatlo, $32. Pangapat is $83.20. So, pag tinotal po natin, that's around $265.60 mga kamay. So, medyo tumataas po yung, ano, yung revenue ni Keeper. Kumbaga, hopefully, mag-pick up po siya. Kasi, alam nyo na mga kamay, kita nyo naman po yung, ano, yung effort ni, ano, ni Keeper. Kumbaga nag-ano siya, nabanggit ko na ala ko yan oli, apat po, hirap po yan. Kahit nasabihin natin may editor mamay, mahirap po yan, apat na vlog sa isang araw. Pero ngayong araw na to, ano oras na, maghapon na mamay, September 4, wala pa pong ano, vlog si Keeper, as of now, September 4. So yun po ano, ang details kay Keeper, at dadako na tayo sa number 4, number 2 mamay. So, ayun, wag niyo kalimutan mga kaming suportahan si Keeper. So kasi medyo ano, kumbaga sa ano, is nadidihado po this challenge. So anyways, friendly competition lang naman. Second mga kamay, si ano? Si Kapanalig, si Louie TV. So ganun din ang ano, ang RPM 3.2. Si Louie TV, meron siya 241,000 na subscribers. Nakapag-vlog na po siya hanggang ngayon ng September 4 ng 8. So hindi ko na po in-include yung pang-8 kasi kaka-upload lang po. So 8 lang yata yun, 2 minutes ago nung ano, ginagawa ko tong ano, vlog na to. So nung day 1, September 1, naka-dalawang vlog siya mamay. Yung views count niya doon is 40,000 una, pangalawa is 38,000. Nakakuha siya ng estimated revenue doon na yung una ng 128, yung pangalawa $121.60. So pag tinotal po natin, that's $249.60. So nagdagdag din po ito mamay. Nung una sumapol po ako, yung first update niya, 208. Yung nakuha natin is 218 mamay. Halos ano, lapat na lapat. Walang labis, walang kulang. Sapul na sapul. So ngayon nag-accumulate na po mamay. Kasi meron pang ano, nanood sa kanya, tumaas ang views. So pangalawang araw, dalawang vlog lang din po si, ano, si Kapanalig. So nakuha niyang views doon is 32,000. Yung pangalawa, 35,000.
nakakuha siya ng ano, estimated revenue doon na 102.40 yung una. Yung pangalawa, $112. So pag tinotal natin yan, that's around $214.40. So mamaya mag-abli si ano, si Pangit, hindi natin kung ito rin ang makakuha niya or mag-exceed pa dyan kasi may nadagdag pa doon sa day 1. So on the third day, mga may September 3, dalawang upload din ulit si ano, si Kapanarig. So unang vlog niya 27,000, pangalawang vlog 27,000. So even. So nakakuha siya ng ano, estimated revenue identical 86.40 each vlog. So ang total po noon is $172.18. So day 3 po 'yan, mga may. So medyo nag-subset yung ano, yung views ni ano, ni Kapanarig sa day 3. So ngayon, dalawang vlog, yung una lang po nakuha ko. Kasi yun lang may details. So, unang vlog niya, 13,000 views. So, nakuha niya estimated revenue doon is $41.60. So, total estimated, $41.60 din, mga may. Kasi isang vlog lang po, mga may. So, yun pong update kayo ng Kapanalig. So, hopefully, masuportahan pa rin si Kapanalig at makahabol ko sila sa 333 at least na, ano, na per day nila. So, anyways, try lang naman, mga may. Kasi, mahirap po yan talaga. Hindi po yan biro. So pero ang earnings na nakuha nila is hindi na po siya normal sa ano, sa isang vlogger na tulad natin, small YouTuber. Kung mga pang yung mga na mga nakukuha nilang ano, revenue si Kiber daw kasi kapara halos pang isang buwan na po ng small YouTuber tulad natin. So anyways, ito na yung number one. So lahat ng details para may mapanood niyo po sa ano, sa screen para masundan niyo po ako. Si Jumper Sniper, yung pinaka ano natin, number 1 sa day 1. So 958k ang subscribers count niya. Nakapag-vlog na po siya ng 7 as of September 4. So nung unang ano, day 1, dalawang vlog siya September 1. Nakawa siya ng views ng 65,000, views yung pangalawa 69,000. Ang total, ang estimated revenue niya doon is $208, tapos yung isa $220.80. Pag tinotal natin estimated revenue niya sa dalawang vlog na yun is $428.80. So nagdagdag na po yan. First day na revenue update nila is $353. So kumbaga yung 100 plus na siguro na ano, madadagdag sa day 2. So day 2, sa September 2, nakadalawang vlog din si Jabber Mamay. Yung unang views, ay unang vlog, 65,000 views. Pangalawa, 61,000 views. So estimated revenue na doon is $208. Yung una, pangalawa is $195.20. So pag tinotal natin yan, that's around $403.20. So malamang sana lang pasok na naman sa day 2 si ano, si Jabber mamaya pag update ni Pangit. Pangatlo, September 3, isang vlog lang po si Jabber. So sabi niya wala siyang vlog pero nakalusot po na pumasok sa September 3, nakaabot pa bago siguro magana magtumbang isang nung ano yung September 3 nakapag-upload si Pangit. So 40,000 views ang nakuha niya doon sa isang vlog. So $128 ang estimated revenue na nakuha niya. So total estimated is $128. So sabi niya wala papasok sa kanya pero meron po papasok na revenue. $128 or mas mataas pa ng konti dito. So day 4, ngayon lang nakadalawang vlog na po siya. So yung unang vlog niya nakakuha siya ng 36,000 views, pangalawa 10,000 views. So mga 2 hours po to. Estimated revenue niya yung una $115.20, pangalawa is $32. So pag tinotal natin estimated revenue niya by the day, that's around $147.20. So yan po mga may, ito pong mga sinasabi ko sa inyo mga may is nag-accumulate po yan, tumataas pa po yan day by day. Kasi yung iba nagpe-playback o yung iba hindi pa napapanood, pinupunta ng channel ni ano, ni Jumper Sniper, ni Louie, tsaka ni Keeper mga may. So that's it mga may, at least napakita ko sa inyo yung information ng tatlo at hopefully mga may lahat naman tayo siguro ng ano, ng Sword community is inaasam na lahat sila makagraduate kasi syempre mas malaki yung may ano nila pagkukuha ng revenue sa kanila, tas malaki din yung may tutulong nila sa gagawin nilang ano, charity or tulong sa community mga may. So pag hindi man, at least ano, nakakuha silang maayos or decent na revenue at the same time yun
nga, yung penalty na 50k. So, i-donate nila yon para sa ano, maiyan din, maitulong din sa community. So, yun po mga may. At sobrang thank you po sa lahat ng ano, nanonood ng vlogs natin at laging napunta dito at nanonood ng mga information natin dito sa mga ginagawa natin. Si Tom Vlog, review and revenue update tsaka reaction video mga may. Ako pong gumagawa nun. At yun nga, laging paalala ni Bidogs mga may na ano, na habaan nyo po yung panonood ng vlogs ninyo sa lahat ng content creators na ano, pinapalo nyo. At don't skip ads kasi dyan po talaga kumikita ang ano. Lagi ko pong pinapaulit-ulit na sinasabi niyan. Dyan po kumikita yung content creators sa ads na yan. Tapos haba po ng panonood. So yun, sobrang tingi po sa lahat ng, ano, ng viewers natin. Silent, organic, may vlogger man po hindi. Sobrang thank you sa lahat ng grupo na pupunta sa atin. Sobrang thank you. So, kumbaga walang sawang pasalamat. At yun nga mga may, may ano po tayo, may challenge din tayo sa ating ano, channel. 1K po tayo this month. Hopefully, ano, mag-gain po natin. Pag hindi, try lang naman mga may. So, paano yun mga may? See you sa next vlog po natin, mga kakamay.